Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Salamat po Panginoon para po sa lahat ng iyong biyaya at para sa paglilinis mo po sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na dugo at para sa pagliligtas mo po sa amin. Ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, at binigyan niyo po kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Pakiusap po, patnubayan mo po kami na makapamuhay ng isang buhay na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Naglilingkod sa church at sumusunod sa iyo lagi habang nabubuhay po kami dito sa mundo sa aming natitirang pisikal na buhay. At maraming salamat po Panginoon para sa lahat ng iyong mga biyaya. Sa oras pong ito, salamat din po sa pagtitipon mo po sa aming lahat upang makinig ng iyong mga salita. Kahit na hindi po kami makapagtipon ng maayos dahil sa coronavirus, pakiusap po, tipunin mo po ang aming isipan at samahan mo po ang bawat isa sa amin. Salamat din po sa paghawak at paggabay mo po sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng Espiritu Santo. Habang nakikinig po kami at nag-aaral ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, pakiusap, palakasin mo po kami upang hindi maging walang kabuluhan ang mga salita, kundi maisagawa namin ng mga napag-aralan namin sa isip at sa aming buhay. At ibigay mo rin po sa amin ang iyong karunungan at katapangan upang malaman ang iyong mga salita ng maayos at mas turuan mo po kami upang matutunan ng dapat naming gawin sa huling panahon. Pakiusap din po, tulungan mo po ang bawat miyembro na may sakit at bigyan ng sapat na biyaya ang mga miyembro na may mahinang isipan at maging yung mga nasa pagsubok at patnubayan po sila sa pamamagitan ng iyong biyaya at protektahan mo po sila upang mabuhay po sila ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. At sa oras din pong ito, nakikiusap po kami na mas turuan mo po kami ng iyong mga salita na nais mo pong ihayag sa amin at ang mga salita tungkol sa dapat naming gawin. Ingatan mo po maging ang mga brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo na may pananampalataya sa mahirap na sitwasyon at bigyan mo po sila ng sapat na biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin sa Roma chapter 8. Verse 12 hanggang 14. Roma chapter 8, verse 12 hanggang 14. Mula verse 12 hanggang verse 14. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Mukhang seryoso po at di mapipigilan ng pandemyang COVID-19. Siyempre po, nasa plano po ito ng Diyos, pero naniniwala po ako na bibigyan niya tayo ng huling pagkakataon at naghihintay po tayo rito. Naniniwala rin po ako at umaasa na ang pandemya ng virus ay malapit nang matapos. Hanggang sa dumating iyon, hindi dapat tayo mabigo at tumayong matatag. Dapat may matibay na pananampalataya, matibay na pag-asa tayo sa Panginoon. Tuwing panahon po ng kahirapan,
Dapat po na magkaroon tayo ng desperado na sumusunod na puso at nagtitiwala sa Kanya. Kaya kaugnay po ng sermon noong last week, ang paksa po ng sermon ngayong araw na ito ay ang Espiritu Santo at mga Kristiyano. Gaya po ng sinabi ko, ang Espiritu Santo ang nagpaunawa po sa atin ng tama, especially sa salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang tumulong sa atin na maligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos at biyaya ng kaligtasan ni Kristo. Hindi lamang po iyon, kundi ang Espiritu Santo rin po ang nagpuprotekta. Siya rin ang gumagabay sa atin hanggang sa makapasok na po tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi malayo sa atin ang Espiritu Santo. Sinabi na laging kasama natin siya, siya'y nasa puso po natin. Kaya gaya ng sinabi ng Panginoon sa Matthew 28:20, sabi at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus, pagkatapos ng muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Darating siya bilang Espiritu Santo. At ito po ay hanggang sa katapusan ng panahon. At sa bawat isa, nangako siya na mananatili sa atin hanggang sa mampatay tayo sa mundong ito. At hindi lamang tayo mabubuhay kasama ang Diyos magpakailanman sa langit, kundi ipinamumuhay po natin ang buhay Kristiyano sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu Santo. Kaya kailangan po nating malaman na ang pamumuhay sa ilalim ng patnubay at pamumuno ng Espiritu Santo ay siya rin pong buhay Kristiyano. Madalas kong sabihin sa inyo ang tungkol sa mga gawa ng Holy Spirit. Pero ngayon po, sa binasa nating talata, ang sermon po ay tungkol sa kanyang paggabay sa buhay ng mga Kristiyano. Ito po ang sermon sa araw na ito. Kasi sabi po dito sa Romans 8 verse 16, sabi ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Gaya ng sinabi sa Roma chapter 8 verse 16, ang Espiritu Santo na tumutulong sa ating maunawaan ng biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng katiyakan na mga anak na po tayo ng Diyos. Tinutulungan niya tayo at ginagabayan niya tayo upang maging mga karapat-dapat na mga anak ng Diyos at binibigyan tayo ng kapangyarihan upang mabuhay tayo ng maayos bilang kanyang anak. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na ang mga tumanggap ng patnubay ng Espiritu Santo habang nabubuhay tayo, tayo pong mga tumatanggap nito ay ebidensya na naligtas po tayo. Kaya dito sa verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Hindi ibig sabihin na magiging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo. Alam niyo po, simula ng maging mga anak na tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya, pagkatapos nating maligtas, dapat tayong magpakita ng katibayan na tayo ay kanyang mga anak. Hindi isang teorya ang kaligtasan. Hindi rin po ito doktrina o isang piraso ng kaalaman, kundi isang buhay na binubuo ng buhay ng Diyos at ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya nga, may ilang mga pagbabago at ebidensya na nakikita kung saan may buhay. Walang anumang bagay kung saan may kamatayan. Pero kapag naging mga anak tayo ng Diyos, may ebidensya po dapat na talagang anak na tayo ng Diyos. Kung ano ang itinanim, sabi nga ay siyang aanihin. Mabubuhay ang unggoy bilang unggoy at ang tao bilang tao. Kapag naging mga anak po tayo ng Diyos, kailangan nating mabuhay ng makatwirang bilang mga anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo po na nagpaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos at ang Espiritu Santo rin ang nagpuprotekta.
Siya rin po ang tumutulong sa atin nang may katwiran bilang mga anak ng Diyos. Kasi sinabi po na tumutulong ito sa atin upang makapamuhay tayo ng makatwiran bilang mga anak ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, mga kapatid, sabi niya dito, mga kapatid, isa po itong mabuting salita sa mga ligtas na Kristiyano. Dito sa Romans 8 verse 12, kaya nga mga kapatid, sabi niya, may mga utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Ibig sabihin ng utang, ito po ay responsibilidad na mayroon ng isang tao na bayaran ang kanyang utang. Sinabi ni Apostol Pablo, ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga Barbaro. May pananagutan sa marurunong at gayon din sa mga mangmang, Roma 1:14. Ang pagbabayad ng utang ay ipinapakita ng isa pong taong may utang sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa ibang tao dahil malaking biyaya ang tinanggap niya mula sa Diyos. Dito po, ang binabanggit na utang, sa tingin ko, ipinapahayag po dito ang pananagutan na ninanais na gawin ng tapat at may nananabik na isipan. Laging inaasam ng laman ang mga bagay na nakikita gaya ng mga material na bagay o mga pisikal na bagay. Halimbawa, bigyan mo ako ng mas masarap, ipakita mo sa akin ang bagay na nakakatuwa. Hayaan mo akong makinig, hayaan mo akong masiyahan. Walang katapusan ang pagnanasa po ng laman. Sa Kawikaan 30 verse 15, sabi po, ang linta ay may dalawang anak na sumisigaw, bigyan mo ako, bigyan mo ako. Ganyan po ang laman. Ang linta ay patuloy na humihingi gaya ng patuloy na pagsipsip po nito ng dugo. Kaya hindi tayo dapat maging may utang sa laman na ayon sa ninanais ng laman. O yun pong pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata at mga pagmataas sa buhay. Yan po ang mga pagnanasa ng laman. Hindi dyan tayo dapat maging o magkautang. Sa Romans 8:12 sabi, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Sabi rin po sa Galatia 5:17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Ito po ay dahil maging ang mga ligtas na mga Kristiyano ay nasa laman pa. Hinahatak sila ng laman at maaari din silang manatili sa Espiritu Santo sa kabilang banda. Kaya nga, ang mga nahatak ng laman ay may utang sa laman. Natalo sila ng laman, kaya nabubuhay sila ayon sa laman. Pero sabi po, kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Hindi ibig sabihin nito na ang taong ligtas ay mapupunta sa impyerno, hindi ganon. Hindi mapupunta sa impyerno ang ligtas kapag nabuhay siya ayon sa laman. Pero isa po itong malaking kontradiksyon at gaya iyon ng pamumuhay ng parang patay. At kung ang ligtas ay hindi maayos sa kanyang buhay Kristiyano, maaring hindi niya natanggap ang buhay mula pa po sa simula. Ang sinasabing sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay, ito po ay nangangahulugan na ang buhay na sinusunod ang laman ay parang patay na buhay. Kaya sabi po, lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Halimbawa po, kapag iniligtas nyo ang isang taong lalulunod, kung gayon ang taong iyon ay tatayo at aalis, pero kung ang tao ay hindi nagising, ibig sabihin, patay po siya. Ang taong buhay ay dapat na humihinga, gumagaling, kumikilos. Ang isang Kristiyanong born again ay hindi makakapanatili sa gitna ng mga patay gaya ng isang di-Kristiyanong born again. Kaya nga, kung ang buhay bilang isang Kristiyano ay hindi na ipapakita at nabubuhay lang sa daan ng kamatayan, sinasabi na patay din ito. Kaya sa Santiago 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ang isang Kristiyanong born again ay makakapamuhay ayon sa kanyang laman habang nabubuhay ayon sa espiritu. At ang tawag doon ay patay na gawa.
Gayunpaman, sabi dito sa Romans 8:12, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman, verse 13, sapagka kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Ito'y buhay ng patay. Sabi, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay nyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Alam nyo po, ang pagkataong loob ng isang Kristiyanong born again, ang Espiritu ay buhay. Sa Romans chapter 7, sinabi na ang pagkataong loob ay nagagalak sa kautusan ng Diyos at ang katawan ay sa kakaibang kautusan, ang kapangyarihan ng laman na tungo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ngunit ang isang born again ay may kautusan ng buhay na kabilang kay Kristo Jesus at ang kautusan ng Espiritu. Kaya sa Romans 8 verse 2, sabi niya, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ganito nagiging malaya ang isang tao. Una, dapat nating makamit ang kalayaan mula sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kamatayan at sa laman na nasa atin. Kaya nga nasusulat, sabi, subalit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, nangangahulugan po ito na nagtatagumpay. Kaya nga mga kapatid, sabi po, may mga utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. At ang Espiritu ang papatay sa laman. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu, sabi po, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sa makatuwid, ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat na mabuhay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa Romans 8:9, subalit kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang salitang Christian po o Kristiyano ay nangangahulugang si Kristo ang nabubuhay sa Kanya. Kasi Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At isa pa, ang salitang Kristiyano ay nangangahulugang tao ni Kristo. Isang tao na si Kristo ang nabubuhay o nananatili sa Kanya. Kaya nga, dapat mayroong Espiritu. Kung gayon, hindi ba dapat ang Espiritu ni Kristo ang namumuno sa iyong puso at buhay? Ipinako at tayong kasama ni Kristo. At namatay, kasama rin po niya. Kaya sabi, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang laman ay isa lamang shell. Ang Diyos, ang Jesus na nabubuhay sa atin, ang siyang nagmamay-ari ng ating buhay. Kesa unang Pedro 3:15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Si Kristo ang Panginoon sa aking puso. Siya ang aking Panginoon. Ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay lamang ayon sa pagnanasa ng kanilang laman, maging sa kagustuhan nila at kung saan sila komportable. Sa ganito ay wala silang pagpipilian. Ngunit ang buhay ng mga tao, yung pong may mga buhay na walang hanggan at ang kapangyarihan ng Espiritu ay nabubuhay po sa mga taong may buhay. Kaya nga, kung mayroong Espiritu ni Kristo sa atin, dapat tayong mabuhay na sumusunod sa Espiritu na nagmamay-ari ng ating puso at buhay. Kung nabubuhay tayo na sinusunod lamang ang ating mga laman, bagaman sinasabi nating si Kristo ay nasa atin, may mali po. May kasabihan na sa katotohanan at sa pangalan. Kung sa pangalan, ang otoridad bilang mga anak ng Diyos ay binigay sa atin, then dapat din po itong isabuhay. Ang mga anak ng Diyos ay hindi maaaring mabuhay bilang anak ni Satanas. Kaya nga, kung ang pangalan at ang katotohanan ay magkaiba, isa po itong pagkasalungat. Kaya paano tayo maayos na mabubuhay bilang mga Kristiyano? Ang mga Kristiyano po ay dapat mabuhay ng maayos ayon sa Espiritu, sapagkat siya po ang gumagabay sa ating buhay upang magkaroon tayo ng maayos na Christian life. Kaya nga dapat nating patunayan na tayo ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu. Kaya sa Luke 6 verse 46, sabi ng Panginoong Yesus, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? May nakita po akong isang tao.
Sinubukan po niyang panatilihing nagniningas po yung apoy. Ngunit namamatay po yung apoy. Kaya sabi po niya, sabi niya, "Oh Panginoon, Panginoon." Talagang nakita ko siyang ginagawa iyon. Sabi niya, "Panginoon, Panginoon." Kung halimbawa ay kumain naman po siya ng mansana, sabi niya, "Panginoon." At tinawag niya ang pangalan ng Panginoon. Pagkatapos ng madulas po siya sa kalsada, sabi rin po niya, "Panginoon, Panginoon." Nakasanayan na po nilang sabihin at tawagin ang pangalan ng Panginoon. Mukha itong maganda, ngunit kung tumatawag sila ng Panginoon at hindi sinusunod ang salita ng Diyos, kasinungalingan ito. Kaya nga bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon ngunit hindi nyo ginagawa ang sinasabi ko? Isa itong pagkakasalungat. Sa Efeso 5:8, sabi po, "Sapagkat kayo'y dating kadiliman, ngunit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag." Bago natin matamo ang kaligtasan, tayo noon po ay nasa kadiliman. Nabuhay tayo na naglalakad sa kadiliman. Subalit, ngayon na po ay liwanag sa Panginoon. Ito po ay dahil natamo na natin ang buhay na walang hanggan at liwanag ng Panginoon. Kaya sabi, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Normal po iyon. Normal lang. Kaya nga, ano ang katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos? Ang nabubuhay sa pagsunod sa Espiritu ay ang katibayan na tayo po ang mga anak ng Diyos at dapat natin itong maipakita sa ating buhay. Sa panahon po natin ngayon, nakikilala ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano ang Diyos at Jesus sa katuruan at sa kaalaman. Kaya maayos silang umaawit ng mga himno, maayos na nananalangin, maayos silang nagsasabing Panginoon, ngunit sa kanilang buhay, hindi sila nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Nabubuhay lamang po sila ayon sa kanilang kagustuhan na parang hindi nila alam kung paano ang mabuhay na sumusunod sa Espiritu. Kaya isa po itong napakalaking pagkasalungat. Kaya sa Biblia, ang mga Israelita na piniling bayan simula ng kanilang pagkapanganak at ipinagmamalaki nila na inapo sila ni Abraham. Ngunit sa Revelation, sabi po sila ay mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay nangangulugang mga tao na nagsasabi sila yung piniling bayan. Ngunit sa katunayan po sila ay sinagoga ni Satanas. Sabi po yan sa Apokalipsis 2:9. Kumikilos sa kanila si Satanas. Kaya sila ay laban kay Kristo at pinatay nila si Kristo. Ito ang gawa ni Satanas, hindi po ba? Tanging ang mga hindi mananampalataya lamang ba ang laban sa Diyos? Napakaraming tao ang lubusang nakikilala daw ang Diyos. Tumatawag sa Panginoon, nananalangin sila, at sinasabing may kabutihan sila sa Diyos. Ibig sabihin, maging ang mga tao na nagsasabing sila ay mga Kristiyano ay maaaring mabuhay na may pagsalungat. Kung walang katibayan na nagpapatunay sa akin bilang anak ng Diyos na isang Kristiyano sa ating buhay, kung gayon dapat siya sa atin natin ang ating buhay. 2 Corinthians 13:5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Bagaman mayroong Kristo, kung wala naman si Kristo sa aking puso at buhay, hindi po ba't kasinungalingan po iyon? Kaya ngayon dapat nating matukoy ang problemang ito na taimtim, seryoso, mahigpit at may katiyakan. Hanggang kailan po tayo mabubuhay ng mapagkunwaring relihiyosong buhay? Gayun din at sa mga ligtas, dapat din natin itong magawang mabuhay ayon sa Espiritu. Maaring magkaroon ng matagumpay na buhay ang mga Kristiyano kung sumusunod sila sa Espiritu. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kung natanggap natin ang gabay ng Espiritu ng Diyos, ang resulta nito po ay matagumpay na buhay. Ano ang mapagtatanggumpayan po natin? Ano po yun? Sa 1 Pedro 2:11, sabi po, "Mga minamahal, ipinapakiusap po sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Nasaan ang unang kaaway? Ito po ay nasa akin." Ito po yung pagnanasa ng laman.
Kaya sa Romans 8:7, sabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. So verse 8, ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya hindi mabibigyan lugod ng laman ng Diyos. Kundi, ito po ay laban talaga sa Diyos. Ito ay laban sa Espiritu. Kaya dapat muna nating mapagtagumpayan ng laman ang mga pagnanasa ng laman. Sa Galatia 5:16, sabi po, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kung nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa Espiritu, hindi natin dapat tuparin ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Roma 8:2. Ibig sabihin po, ginagawa niyang magtagumpay po tayo. Ang mabuhay ayon sa laman, ayon sa kalooban ng laman ay kasalanan. Ang lahat ng ating nakikita ay ang sanlibutan. Sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Verse 16, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Paano po tinukso ng Diablo si Eva? Sabi niya, subukan mo, hindi ka mamamatay kapag kinain mo yan. Magiging katulad ka ng Diyos. At narinig ito at nakita ni Eva. Nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. Yan ang pandaraya ni Satanas. Paano nadaraya ng mga scammer yung mga tao? Gumagamit po sila ng mga mahuhusay na pamamaraan. Ang mga salita po nila ay paniwala. Sila po talaga ay may karunungan at parang may kabutihan. Ang Diablo po ay nabubuhay din sa ating panahon ngayon. Ang mga tao sa sanlibutang ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pandaraya po ng Diablo. Ang mga Kristiyano ay maaari ring mabuhay sa ganitong paraan. Hindi maaaring kunin ng Diablo ang ating kaligtasan. Hindi niya maaaring wasakin ang ating mga kaluluwa. Ngunit alam niyo po, maaaring gamitin ng Diablo yun pong ating laman ng lubusan ayon sa kanyang kalooban. Maaari niyang sirain ang ating Kristiyanong pamumuhay sa pananampalataya. Yan ang kanyang ginagawang pandaraya. Yan ang ginagawa ni Satanas ang ibagsak ang ating Christian life. Kaya mayroon pong kanta sabi, maraming pakana ang Diablo upang lamunin ka. Yan po ang sabi ng isang himno. Ang pakana ay tulad ng pandaraya. Kaya maging ang mga naligtas na ay maaaring madala sa pamamagitan ng mga pakana ng Diablo. Ano ba ang umiibig? Ito ang isang bagay na tumatangay sa isipan natin. Ang pagnanasa ng laman na mabuti upang kainin. Ang pagnanasa ng mata na mabuti rin sa paningin. At ang pagmamataas ng buhay, ninanasa upang maging matalino. Napupuno ang sanibutan ng mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito ang patuloy na nagpapaginhawa sa ating mga buhay at natutukso tayo. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nagtatagumpay laban po sa bagay na ito. Kaya dapat nating mapagtagumpayan ang mga ito sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya nga, sinabi po ni Apostol Pablo, 1 Corinto 9:27, sabi niya, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Bakit natin dapat supilin ang ating katawan at gawin itong alipin? Sapagkat nagpapakita ito sa tuwing nagkakaroon ng puwang sa atin. Sabi po ng iba na, sabi nila, namatay na ako kasama ni Kristo, kaya wala na akong pagnanasa ng laman. Tama ba yon? Pero ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, ako'y namamatay araw-araw. Bakit po niya sinabi iyon? Sapagkat ang pagnanasa ng laban ay nariyan po, laging lumalabas, at hindi pa talaga namamatay. Kaya sabi niya, ako'y namamatay araw-araw. Sabi ng Panginoong Yesus, kung ang sino man nang ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pasanin ang kanyang krus, tanggihan niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin yung pag-iisip,
plano, tatigasan ng ulo, sariling pagnanais, kaalaman, sariling pagpapahayag, tanggihan ng sarili. Dapat mong iwanan ang mga bagay na ito. Kaya nga, sabi ng Panginoon, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang sa ibig mo. Sinabi lamang ba ito ng Panginoong Yesus? Sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay. Namatay siya sa krus ayon sa kalooban ng Diyos. At maging tayo rin po ay hindi gumagawa ng mga bagay na nais natin, kundi ang ayon sa kalooban dapat ng Ama. Kapag tinatanggihan natin ang ating sarili, maaari nating pasanin ang krus at magtungo sa daang iyon sa kalooban ng Ama. At ang krus ay ang pagdurusa ng kamatayan. Ngunit ang ating laman ay napupot sa pagdurusa. Kaya maging ang mga naligtas ay maaaring makapagkasundo sa sanlibutan. Kaya kung mabuhay ng sapat lang at mapupunta ako sa langit, yan ang sinasabi nyo, maaaring magkaroon ng nakakabalisang pag-isip na ganito. Ito ang ideya na ibinibigay sa inyo ng Diablo. Kasi sa Romans 8:17, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Ang pagdurusa po ay mahalaga. Sapagkat natututunan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagdurusa. Sumusunod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdurusa. Pinapalakas natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagdurusa. Dapat tayong magdusa upang makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Filipos 1.29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos, kundi pinapahintulutan niya tayong makibahagi, makisama sa pagdurusa. 1 Peter 2.21, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa Kanyang mga yapa. Isang pagdurusa ang pagsunod sa Panginoon. Ang kanyang dugo, luha at pawis ay nasa yapak ni Jesus. Ang mga apostol at mga banal na nabuhay noon ay nagtungo sa yapak na iyon. Sa yun din tayo dapat dumaan. Maari ba kayong mabuhay ayon sa paraang komportable kayo at sumunod sa Panginoon na ginagawa ang mga bagay na nais ninyo? Gayun ba ang paraan ng pagsunod sa Panginoon? Dapat seryoso niyo po itong pinag-iisipan. Wala bang relasyon sa pagitan ng salita ng Panginoon at sa aking buhay? I-check nyo po. Ano ba ang buhay na lumalakad kasama ng Panginoon? Anong uri ng buhay ang sumusunod sa Panginoon? Maari bang mamuhay bilang isang normal na Kristiyano? And then at the same time, nabubuhay sa pagnanasa ng laman? Kaya nga dapat muna nating mapagtagumpayan ang ating sarili at patayin yung pong kasakiman ng laman sa pamamagitan ng Espiritu. At pasanin natin ang krus at sumunod tayo. Kaya tanggihan nyo ang inyong sarili at pasanin ang krus. At maaari na po tayong sumunod sa Panginoon. Tanggihan ang sarili. Dapat nating mapagtagumpayan ang ating sarili at mapagtagumpayan ang tukso ng sanlibutang ito. Maraming uri po ng tukso sa sanlibutang ito. Maraming mga bagay sa sanlibutan na maaaring matukso po tayo. Ginagamit ito ng Diablo bilang patibong at tinutukso tayo. Masigasig po na nanunukso ang Diablo. Kung hindi tayo ginagabay ng Espiritu Santo, hindi natin malalaman na tayo ay nahihila na. Kaya nga dapat nating mapagtagumpayan ang ating sarili at mapagtagumpayan ang sanlibutang ito. Kaya sa 1 John Chapter 5 verse 4, sabi po, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Kaya naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At dapat nating mapagtagumpayan ang ating sarili sa pamamagitan ng pananampalataya, at mapagtatagumpayan din natin ang sanlibutang ito gamit ang pananampalataya. Kaya sa 1 John 2.14, sabi po, mga kabataan, kayo sinusulatan ko sapagkat kayo malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Sinabi rin ng Diyos sa babae na dapat silang maging matapang spiritually gaya ng mga lalaki. Ang mga matatanda ay malalakas din at matatapang gaya ng mga young adult spiritually.
Ito po ay upang mapagtagumpayan nila ang kasalanan sa tulong po ng salita ng Diyos. May nagsabi, ang babae ay mahina ngunit ang isang ina ay malakas. Opo, tama po. Ang tao ay mahina ngunit ang Kristiyano ay malakas. Gaano kalakas ang Kristiyano? Kaya nating pagtagumpayan ng Satanas. At dapat po natin siyang mapagtagumpayan. Kaya nga, nagtatagumpay tayo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, pananampalataya, sa tulong ng Espiritu Santo. Kailangan manalo tayo. Mapagtagumpayan ang bagay na ito. Kasi 2 Peter 2 verse 19, sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan, dayong sila mismo'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumupig sa kanya. Kung hindi natin mapagtagumpayan ng kasalanan, magiging alipin tayo ng kasalanan. Kung hindi natin mapaglabanan ng laman, magiging alipin tayo ng laman. Kung tayo ay nahihila ni Satanas, magiging bihag tayo ni Satanas. Ngunit hindi po tayo ganoon. Dapat, dati po alipin tayo ni Satanas, ngunit tayo ay manapalaya na. At ngayon naging alipin na tayo ni Kristo, at tayo ay hinihimok ng Espiritu Santo, at pwede na tayong mabuhay ayon sa kalooban niya. Kaya dapat nating pag-isipan, kung nabubuhay nga ba tayo ayon sa banal na Espiritu? Nabubuhay ba tayo ayon sa gabay ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang mapaglabanan natin ang ating sarili at yung pandaraya ni Satanas. Tinutulungan niya tayo sapagkat hindi natin kaya kung wala ang tulong nito. Kung tayo lang, hindi pwede. Huwag natin dapat kalimutan kapag nabubuhay tayo ayon sa laman, ang buhay natin ay magiging buhay ng mga patay. Kaya dapat nating malaman na mayroong paggabay ng Espiritu Santo araw-araw sa harapan natin at mayroong kaisipan ng laman on the other hand, na yun ang tumutukso sa atin. Tukso ng sanlibutan, maging tukso ni Satanas at patuloy na lumalapit sa atin, kaya dapat nating piliin ang tama. Minsan nabubuhay tayo sa banal na Espiritu at minsan naman po nabubuhay ayon sa laman. Kung minsan nagbibigay lugod tayo sa Diyos at kung minsan binibigyan nating lugod ang kalaban. Hindi po dapat ganito. Paano natin mapaglilingkuran ng dalawang Panginoon? Isa lang po, sabi ni Pablo, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Ako'y namamatay araw-araw. Dapat kong supilin ang aking katawan na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Dapat tayong mamatay araw-araw sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya dapat nating pasanin ang sariling krus natin araw-araw. Sino po ang makakatulong sa atin upang magawa ito? Wala po tayong magagawa sa sariling pagsisikap lamang natin. Imposible po yan. Makakagawa lang tayo sa tulong po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa Efeso 2, versikulo 1 hanggang 3, sabi, kayo ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng impapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ang mga taong hindi ligtas, sila ang sumusuway at hinihimok sila ni Satanas na gumawa ng sa kapangyarihan ng impapawid. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman, nating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo ay katutubong mga anak ng kapuutan gaya naman ng iba. Tayo ay mga katutubong anak ng kapuutan. Ngunit, iniligtas niya tayo mula roon. Ngayon, maaari ba tayong bumalik doon? Paano natin magagawa po yun? Pwede ba tayong mabuhay bilang mga anak ng kapuutan na nabuhay noon ayon kay Satanas na may kapangyarihan ng kapangyarihan o siya po yung prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid? Gumagawa siya sa taong sumusuway. Posible ba ito? Hindi po pwede. Kung tayo po ay ligtas na, dapat nating pag-isipan ito ng mabuti. Anak na po tayo ng Diyos, kaya ang sinusunod natin ay ang Diyos. Hindi tayo pwedeng bumalik sa doon po sa pagsunod sa taong sumusuway. Pag-isipan niyo po.
sa Revelation 12 verse 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, at dahil sa salita ng kanilang patutuo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Kaya upang mapaglabanan si Satanas, dapat po tayong handang mamatay. Ang duwag ay hindi kayang talunin si Satanas. Kung takot tayong mamatay sa digmaan, malalabanan ba natin yung kaaway? Makakamit ba po natin ang tagumpay? Maaari, mabilis lamang tayong tumakbo sa digmaan at tumakas. Hindi tayo ang mga tumatakas pabalik dahil ang Panginoon ay kasama natin. Alam niyo po si Martin Luther, noon po ay salungat siya po sa malaking kapangyarihan ng Katoliko. Ang salita ng Pope noon, yung Santo Papa, ay parang salita na rin po ng isang hari. May kapangyarihan yung pong Pope na magpapatay ng mga tao anumang oras. Gayunpaman, naligtas si Luther. Pagkatapos noon, palagi na siyang umaasa sa kapangyarihan ng Panginoon at nilabanan po niya ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya mayroon pong nasulat na himno, sabi niya, "And though this world with the devil's field should threaten to undo us, we will not fear," sabi po niya, "for God has willed His truth to triumph through us. The man of God's own choosing, you ask who that may be." Sabi niya, "Christ Jesus, it is He." Kaya nagpuri po siya ng ganito at lumaban. Ang laban niya ay nagpatuloy hanggang ngayon. Maging hanggang ngayon po, tapos na ba ang labanan? Hindi ba po? Malakas si Satanas, ngunit ang Panginoon ay mas malakas. Ano po ang dapat nating gawin? Dapat nating panampalatayanan ng dugo ni Hesukristo sa krus. Kung sumasampalataya tayo doon, bakit hindi natin mapagtatagumpayan? Bakit tayo takot magdanak ng dugo? Takot ba po ba kayong mamatay? Mayroon tayong salita ng Espiritu Santo at tinutulungan tayo nito na madaig si Satanas. Hindi siya natakot. Hindi rin sila natakot sa kamatayan maging si Luther noon, at dapat huwag tayong matakot. Sabi, hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Sabi po ang sabi ng Biblia, kanilang dinaig. Sabi rin ni Apostol Pablo, Gawa 20:24, "Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatutuo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos." Kaya niyang ialay ang kanyang buhay at maging ang isang daang buhay para sa Panginoon. Kung sinusunod natin ang Panginoon at nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at mamatay tayo para doon, kahangalan po ba ito? Gaano po ito kalaking kaluwalhatian? Ano ang dahilan bakit hinahayaan tayo ng Diyos na mahirapan? Binibigyan niya tayo ng paghihirap upang maibigay niya sa atin ng masigit yung pong espiritual at maluwalhating mga bagay magpakailanman. Kahit naligtas na tayo, ang pamantayan upang makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos ay mababa pa. Dapat tayong maging mga karapat-dapat na tao na papasok sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito po ay dapat sa ating tunay na buhay. Tignan niyo po yung mga manlalaro sa Olympics. Kung nabuhay sila ayon sa kagustuhan nila, mananalo ba sila sa Olympic game? Mananalo kaya sila? Hindi po. Paano sila nananalo sa laro ng walang matinding pagsisikap at pagpipigil sa sarili? Hindi maibibigay sa kanila ang tagumpay ng aksidente lang. Talaga pong pinaghihirapan nila ito. Ang kaluwalhatian na hindi maibibigay sa atin ng aksidente rin lang po. Kaya hinahayaan tayo ng Diyos sa paghihirap upang maibigay niya ang masigit na dakilang kaluwalhatian. Gaya po ng mga propeta, mga apostol at ni Jesus na pumasok sa kaluwalhatian pagkatapos po ng hirap at pagsasakripisyo, ganun din po sa atin ngayon. Ngunit ang mga tao ngayon ay mukhang hindi na kayang tiisin ang paghihirap sapagkat ang kaluwalhatian sa harap nila hanggang ngayon ay malabo o madilim pa rin. Alam niyo po, may nabasa po akong libro noon. Hinuhuli at pinapatay ng mga komunista noon ang mga Kristiyano.
Pinupunit at hinuhubaran nila ng damit ang mga Kristiyano sa winter. Nilalagay sila sa malamig na lalampasigan at inuutusan. Sinasabihan, sabi po, sabihin mong hindi ka naniniwala kay Jesus at bibigyan kita ng damit. Bibigyan kita ng masarap na pagkain at pauuwiin ka sa iyong bahay kapag sinabi mong hindi ka naniniwala, hindi ka nananampalataya kay Jesus at hindi mo kilala si Jesus. Naisip ng isa sa mga Kristiyano, kapag sinabi ko na ngayon mismo na hindi ako sumasampalataya sapagkat matindi ang paghihirap ko ngayon, hindi ba at makakauwi na ako sa bahay at makakakain ng mainit na pagkain? Makakauwi na rin ako at magiging masaya kasama ang pamilya ko. Kinagtatalo ang puso ko habang iniisip yon. Hindi ba pwedeng tsaka na lang yung manampalataya? And then kapag tamang oras, doon na lang ako talaga mananampalataya? At nung iniingat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang Panginoon sa papawirin na may dalang korona o puto, ngunit siya ay umakyat sa langit. Kasi sinabi niya, Panginoon, sasama ako sa iyo. May nabasa akong libro tungkol sa kanya at ito pong tao, ito talagang pinatay siya bilang martir. Ang Panginoon ay naghihintay kasama ng aking putong korona upang ibigay sa aking mga pagdurusa. Kaya maging tapat hanggang sa kamatayan. Kung titignan niyo po sa Chinese character, ang salitang matapat, ganito ang kahulugan sa gitna, sa center, sa ibaba ay heart. Sa madaling salita, mind-centered. At ano po yung kahulugan ng salitang devotion? Dinadagdag sa salita ang salitang achievement upang mabuo ang salita. Ang ibig sabihin ng salita ay executed, matagumpay na isa katuparan. Ang Panginoong Jesus ay namatay din upang matupad ang kalooban ng Diyos. Hindi ba't ang salita ng Diyos ay natupad sa sarili niya mismo? Kaya na isa katuparan na achieve. Nangyayari ito kapag tunay kong sinusunod ang salita ng Diyos sa aking puso. Kaya hindi po tayo dapat magsinungaling. Ang kasinungalingan ay hindi sa bibig lamang kundi kapag tinitignan mo ang asal ng tao. Ang kanyang paniniwala ay nagiging kasinungalingan. Alam niyo ba kung ano ang sinasabi ng mga unbeliever kapag ang mga tao na naniniwala raw kay Jesus ay nagsisinungaling at hindi maayos ang kanilang ugali? Sabi ng mga unbeliever, ang galing mong magsinungaling. Huwag ako, ayusin mo muna ang pananampalataya mo kay Jesus. Kaya hindi nila tinatanggap ang sinasampalatayanan natin. Alam yan ng mga tao sa sanlibutan sapagkat mayroon silang konsensya. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano ay hindi dapat mga sinungaling na Kristiyano. Hindi dapat peke. Ang mga Kristiyano na ginagabay ng tunay ng Espiritu Santo ay mga tunay. Mga anak ng Diyos at tunay na mga Kristiyano, yan po tayo. Ang mga salitang Kristiyano ay hindi dapat gamitin sa ordinaryong paraan. Tandaan niyo po. Minsan sabi natin si Mr. Kim ay parang Kristiyano. Si Miss Park ay tunay na Kristiyano. Paano natin nagagamit ang ganyang mga salita? Ganun nyo lang po ba gamitin ang salitang Kristiyano? Masasabi ko ba na ako ay tunay na Kristiyano? Dapat nating seryosohin po ito ngayon. Kapag may nakikinig sa sermon at nagsasabing amen, pagkatapos ay umuwi at walang pagbabago, hindi po ganun, kasi nungalingan po kapag ganyan. Ang kanyang bibig, sinasabi niya, Panginoon, mabubuhay ako ayon sa kalooban ng Panginoon. May iba naman nagsasabi na parang iniibig nila ang Panginoon. Sabi nila, I love you more than before. Sinasabi rin nila sa kanilang himno, kinakanta. Yan ang kanta nila, sinasabayan niyo pa ng hymn. Opo, ganyan ang sinasabi. Ganun ba talaga kayo mamuha? Yun po yung tanong. Dapat kayong umibig ng higit pa kaysa anumang bagay sa mundong ito. Nung isang araw po, may napanood po akong Christian broadcast sa TV. Ang pastor at ang isang mananampalataya raw ay nag-uusap po sila.
May tinanong siya sa pastor. Sabi niya, gaya ng pag-aalay ni Abraham ng kanyang bugtong na anak na si Isaac, kaya niyo rin po bang ialay ang pinakamahalaga sa iyo sa Panginoon? Sumagot po siya, hindi ko kaya. Napakasimple ng sagot niya. Bakit hindi? Siyempre po, hindi pa kasi niya nauunawaan yung pong pag-ibig ng Panginoon, kaya hindi niya kaya. Unang Pedro 1:8. Sabi po, hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi niyo siya nakikita. Bagamat, sabi po, sinasabi nila na iniibig nila ang Panginoon ng higit kaysa sa anumang bagay sa mundo. Higit kaysa kanilang ama o anak, ina, mga anak na babae o lalaki, o higit sa kanilang buhay. Ngayon, bakit po hindi niya magawa iyon? Bakit hindi niya kaya? Nung sinabi ng Diyos kay Abraham na ialay si Isaac, sumagot ba si Abraham, pag-iisipan ko muna? Sinabi ba niya yung ganun? Hindi po. Sabi ba niya, bigyan mo pa ako Panginoon ng kaunting panahon? Ginawa ba niya yun? Wala siyang pagtutol. Ginawa niya kaagad. Kaya nga, kundi sa kanya ay palaging oo. Sa madaling salita, Panginoon, gawin mo ang nais mong gawin. Mamatay man ako, gagawin ko ang iyong kalooban. Kaya mayroon pong himno, whether we live or die, do whatever you want. Ganyan po. Ang galing natin kumanta ng himno, do whatever you want, we live or we die. Tapos ay nabubuhay po tayo ng sarili nating kagustuhan, kaya sabi ng mga tao, sinungaling tayo. Kaya dapat nating iwasan ito. Tigilan na natin ang pagdadahilan at pagbibigay ng kasiyahan sa kaisipan ng laman. Tama po ba? Dati sinusunod natin ang prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid. Dati, sinusunod po natin yung kasakiman ng katawan, ngunit hindi na po ngayon. Nabubuhay na po tayo ngayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi na ngayon, kundi sa Espiritu Santo. Kayo ba itong sabihin ng may lakas na loob? Natural lamang po sa atin ito. Hindi po tayo sa pilitang pinapamahalaan ng banal na Espiritu na naguutos at humihingi ng kung ano-ando, kundi inaaliw po tayo at binibigyan niya tayo ng kagalakan at handang tumulong sa atin para mamuhay ng normal, ng banal, na may pagkukusa at kagalakan. Kung ayaw nyo, pipilitin ba kayo? Oo o hindi? Iyon po yung tanong. Pinipilit niya po ba tayo? Oo o hindi? Alam niyo po, nung inutusan ng Panginoong Hesus si Pablo, sinabi ba niya, ayaw ko? Bakit ako pinagagawa ng Panginoon ng napakahirap na bagay? Yan ba ang sabi niya? Hindi po. Sabi po ni Apostol Pablo, ang talagang nais ng puso ko ay hindi lamang ang mabuhay para sa Panginoon, kundi maging mamatay. Hindi po siya nagreklamo at sinabi, bakit niya sinasabi yung mahirap na bagay? Hindi niya po yun sinabi. Kundi nagpasya siya sa puso niya na hindi lamang ang mabuhay para sa Panginoon, kundi maging kahit sa kamatayan. Kaya sa Filipos 1:20-21, ayon sa aking lubos, sabi po niya, na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganing akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yan ang sabi niya. Nakakatuwa at nakamamangha po siya. Meron po siyang taimtim at tunay na pag-asa. Hindi siya pinilit na gawin yon. Kung titignan niyo rin po sa Filipos 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin upang gumawa tayo ayon sa kanyang mabuting layunin. Ibig sabihin po, ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay nagiging nais natin. Kapag tayo ay nasa ilalim ng Espiritu Santo, nagiging nais natin ang paggawa ayon sa kalooban ng Diyos.
Habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, wala tayong pakialam kung tayo ba ay nahihirapan o mayroon mang paghihirap. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, kung ako ay mahina, ako ay malakas. Sa kabila ng aking kahirapan at pagdurusa, ng aking kahinaan, kakulangan at mga pag-uusig, nagagalak pa rin ako. May masayang puso. Ano po ang sinabi ni David nung nanalangin siya pagkatapos siyang magkasala? Sabi niya sa Psalm 51 verse 12, ibalik mo sa akin. Sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nananais. Kanoong siya ay nagsisi, hindi niya sinabi na huwag mong bawiin ang Espiritu Santo. Huwag mong pigilin ang pagkilos ng Espiritu Santo. Kundi sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Kaya kapag ako ay mayroon ng kagalakan ng Espiritu Santo, pakiusap ay alalayan mo ako ng may espiritong nananais. Ang gawain ng kalooban ng Diyos ay siya nating nagiging kahilingan. Ganyan po tayo tinutulungan ng Espiritu Santo. Kaya sabi niya, alalayan ako na may espiritong nananais. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan niya. Tama po ba? Hindi natin maaaring malinlang ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay kikilos sa mga taong isinuko na ang kanilang sariling kalooban, ang mga determinado ng mamatay at kahit na mamatay para sa Panginoon. Kung ang mga halimbawa, nangangaral ng salita ng Diyos ay nagbabahagi ng ebanghelyo at nagtuturo ng Biblia upang makakuha lamang ng respeto ng iba at para sa kanilang sariling kapakanan, hindi sila gagamitin ng Espiritu Santo ang mga taong ganito. Hindi po kikilos ang Espiritu Santo sa kanila. Ngayon po, tingnan po natin sa chapter 2 ng 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 2, verse 12. Unang Thessalonica 2, versikulo 12. Upang kayo lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Pinayuhan, inaliw at inatasan tayo ni Apostol Pablo, kagaya ng ginagawa ng Ama sa kanyang mga anak na sinasabi na siyang tumawag sa inyo. Ibig sabihin ng tumawag ay iniligtas niya tayo at sabi upang kayo lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Kaya iniligtas tayo at pinahihintulutan na makapasok sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos upang kayo lumakad ng nararapat, sabi po. Ang siyang tumutulong sa inyo na lumakad ng nararapat sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ganyan po. Noon po, namuhay lamang tayo sa walang kabuluhan, walang pag-asa, namuhay tayo sa mga nasisirang mga bagay sa sanlibutan. Ngunit ngayon ay namumuhay na tayo ng may pag-asa ng walang hanggang kaluwalhatian. Ano ang dapat natin gawin upang makapamuhay tayo ng ginagabay ng Espiritu Santo at pinamumunuan ng Espiritu Santo? Ano ang gagawin? Kinakailangan po tayong manatili sa church. Ang church na katawan ni Kristo kung saan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay kumikilos. Kaya dapat tayong manatili sa church. Sa John chapter 15 verse 3, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili,
malibang nakakabit sa puno, dahil hindi naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Kaya sabi kayo malilinis na. Ang mga salitang ito ay ibinigay sa mga taong ligtas na. Ngayon na kayo ay ginawa ng malinis, manatili kayo. Anong ibig sabihin ng pananatili? Kung kayo ay namumuhay sa Panginoon, ang Panginoon ay isa sa inyo at kikilos. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ngunit lagi natin ito paulit-ulit na naririnig pero nakakalimutan. Ang Panginoon ang puno at tayo naman ang sanga. Kapag ang mga sanga ay nakakabit sa puno, natural lalago. Sa pamamagitan ng pagsisik ng mga kinakailangan natin na nagmumula sa ugat, pagkatapos nagbubunga. Tama po ba? Kayo ay mamumunga ng marami. Ano po ang ibig sabihin ng nakakabit? Nananatili. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Sabi po, masusunog, ihahagis sa apoy. Yan po ang mangyayari. Ang mangyayari, para po kayong magiging patay. Ang inyong buhay pananampalataya ay mapupunta sa walang kabuluhan. Ganyan ang ibig sabihin nito. Kagaya ito ng pagsasabi na ang sanga ay kailangan na nakakabit sa puno, o kaya ang isang bahagi ay kailangan na nakakabit sa katawan. Kagaya ng palagi kong sinasabi, anong kapangyarihan mayroon ng bahagi? Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4:7, upang ipakita na ang nag-uumapon na kapangyarihan ay mula sa Diyos, hindi mula sa amin. Nasaan po ang kapangyarihan? Nasa Panginoon po ang kapangyarihan. Kasi Efeso 3:20, sabi po ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Ano po ang mga bagay na hinihingi natin o iniisip? Ano ba ang ninanais ng mga ligtas na tao? Paano tayo makakamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Yan ang iniisip. Kung paano ako hindi mamumuhay ng ayon sa laman. Hindi para sa mga walang kwentang bagay. Kundi mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi siya po yung makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ayon po sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Siya ang Panginoon ang gumagawa nito. Ang tanging nating dapat gawin ay manatili kung saan nasaan ang kapangyarihan. Kawikaan 18 verse 1, ang namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Kapag iniwan ninyo ang kapulungang ito upang sundin ang inyong sariling pagnanais, ay tinatanggihan po ninyo ang lahat ng uri ng tunay na karunungan at ang kapangyarihang gumagawa dito. Magiging mabisa po ba ito? Hindi po. Wala kang magagawa kung mag-isa ka. Mamumuhay ako ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ako mamumuhay ayon sa aking laman. Kahit gaano ninyo naisin sa inyong isip na maging determinado na gawin ito, hinding-hindi nyo magagawa ito nang ayon lamang sa sariling kalooban. Mabilis lamang po kayong babagsak. Kapag kayo po ay naglalakad sa isang madulas na daan, sa halip na kayo ay maglakad mag-isa, hindi kayo babagsak kung nakakapit kayo. Ang Panginoon ay kumikilos sa atin. Sa gitna ng kapulungan, dapat tayong mapabilang sa isang grupo kung saan ginagawa ng Panginoon ang kanyang gawa. Ang kapulungan kung saan kumikilos ang Panginoon ay hindi lamang sa kahit sa anong grupo. Kapag tayo po ay nasa grupo, tayo ay dinadala sa pagkabihag sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at nagagawa niya ng labis ng masagana ng higit doon sa iniisip at hinihingi natin. Kasi sa ating Christian life, kailangan lamang nating alamin ng mabuti at maingat kung paano tayo mabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pagsunod sa Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng ating bibig, maring sabihin ng isa na hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa kalooban ng Ama, subalit iba yung nangyayari sa kanyang pamumuhay. Sa John chapter 7 verse 17, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang mga taong nagnanais na gawin ng kalooban ng Diyos, alam niyo po, ipapaalam ito sa kanila ng Panginoon. At sa mga taong nagnanais gumawa ng ayon sa salita ng Diyos, bibigyan niya sila ng kapangyarihan.
Ito po ang dapat nating maging tapat na pagnanais, ang gawin ng kalooban ng Diyos. Ito po ang dapat nating maging tapat na kahilingan. Marahil magkaibang pag-iisip ang puso at ang bibig. Nais gawin ng bibig ang bagay na ito, samantala yung puso ayaw naman. Roma 8.5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. Nang ang Panginoong Hesus ay nabautismon po at umahon sa tubig, ang pinto ng langit ay nabuksan at bumaba sa kanya ang banal na espiritu na gaya ng kalapate at narinig ang tinig ng Diyos. Sabi po ito ang minamahal kong anak sa kanya ako lubos na nalulugod. Sinabi ng Diyos na si Hesus ay kanyang anak na minamahal at anak na kinalulugdag ng Diyos. Sa palagay ko ay hindi kailangan ni Hesus ang mga salitang ito. Ang tinig ay mula sa patutuo ng banal na espiritu. Hindi lamang po ito para kay Hesus, kundi para rin po sa ating mga ligtas. Alam natin na ang buhay ni Hesus ay hindi lamang para sa kaligtasan natin, kundi upang maging halimbawa. Siya po ay halimbawa para sa mga tunay na Kristiyano. Kaya nga sa John 13 verse 15, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya kayo, sa kanya ako lubos na nalulugod. Kaya sa oras na maligtas tayo ay ipinahayag ng banal na espiritu, ito rin ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Sinabi ng Panginoong Yesus, hindi niya ako pinababaya ang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. Kaya ang banal na espiritu na nakay Yesus ay laging ginagawa ang mga bagay na ikalulugod ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang pareho pong espiritu ay nananahan sa atin at nagpapatutuo na tayo po ay minamahal na anak ng Diyos at tayo rin ang kanyang tinutulungan upang makamit natin ang katibayan na nalulugod po sa atin ang Diyos. Yan ang isang ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Filipos 2:13, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinababaya ang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. Kaya upang magawa ang gawain ng Espiritu Santo, sa Hebrews chapter 11 verse 5, sabi po, sapagkat bago din nilang paitaas siya po si Enoch, pinatutuhanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kung ikaw ay naging minamahal na anak ng Diyos, kung gayon dapat kang maging anak na nakalulugod sa kanya. Para mabuhay bilang isang anak, ito po ang sinasabi ko sa inyo, paano ba ang mabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Kapag ganun, malulugod ang Diyos sa atin. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:9, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatutuhanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Ito ang masidhin niyang pag-asa. Itinuturo sa atin ng banal na espiritu ang kalooban ng Diyos na nakakalugod sa kanya at tinutulungan niya tayong magawa ito ayon sa kalooban ng Diyos at ginagawa tayong banal at sakdal ng banal na espiritu. Siya po ang nagpapasakdal sa atin. Sa Matthew chapter 5 verse 48, sabi, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatutuhanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Matthew 5 verse 48. Ang nagligtas sa atin at ginawa tayong mga anak ng Diyos ay nais na maging sakdal tayo na gaya ng Diyos. Sa Luke 6 verse 36, sabi po, maging maawin kayo gaya ng inyong ama na maawain. Sabi rin po sa 1 Peter chapter 1 verse 15, sa halip, yamang banal ang sa inyo tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Kaya sinabi na maging banal gaya ng Diyos, maawain gaya ng Diyos, at banal na gaya ng Diyos. Inulit-ulit po yun sa Matthew 5:48, Luke 6:36, 1 Peter 1:15 hanggang 16. Walang kasulatan na sinabing pagkatapos na maligtas ay pwede na tayong mabuhay ng ordinaryong buhay at pagkatapos ay mamatay.
Paano tayo magiging perpekto na gaya ng Diyos? Paano tayo magiging maawain gaya ng Diyos at paano magiging banal kagaya niya? Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kapag nabuhay tayo ng buhay na bihag na banal na Espiritu, magagawa po natin itong lahat. Bakit ba imposible? Bakit mo sinasabing hindi makakayang gawin? Kung sasabihin natin imposibleng mangyari, kung gayon, hanggang sa huli talagang hindi ito mangyayari. Kapag inisip natin na mangyayari ito at nanasain natin ng gusto ayon sa banal na Espiritu, kung gayon, talagang mangyayari po ito. Kaya nga po't itinanim ng Diyos ang kanyang likas sa atin at tinutulungan tayong mabuhay ng perpekto, sakdal at mahabagin at higit na banal, gaya ng Diyos Ama. Ngunit sinasabi natin, paano tayo mabubuhay ng gaya niya? E nasa laman pa tayo. Sinasabi nang ba, imposible. Tanong ko, imposible ba ito sa banal na Espiritu? Imposible po ba? Sasabihin niyo ba, hindi ko kaya, may flesh, may laman pa ako. Imposible ba yan sa banal na Espiritu? Sa palagay niyo ba, siya na nagligtas sa mga makasalanan ay hindi kayang baguhin ang ating puso at buhay? Kaya niya po, kaya nga inuutusan niya tayong gawin dahil kaya na natin. Hindi siya nagsabi sa atin na gawin ang mga imposibleng bagay. Hindi lamang niya tayo pinapagawa, kundi tinutulungan niya tayong magawa ito. Isa pa po, tignan natin, Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 16. John 16 verse 13. John 16 verse 13, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Kapag siya, yung pong Espiritu ng katotohanan ay dumating, gagabayan niya tayo sa buong katotohanan. Opo. Sinabi na kapag ang dumating ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, gagabayan po niya tayo. Parang gaya ng pagtulong sa bata sa pamamagitan ng paghawak sa kamay niya at pumunta sa ang mang lugar dahil hawak mo nga. Kahit na may delikadong daan, kung magkahawak kamay sila ng mabuti ay magiging maayos. Mahirap man yung daan, yan ang Espiritu Santo. Hawak niya tayo at dinadala tayo sa gitna ng katotohanan. Ginagabayan niya tayo. Hindi siya po yung tipo na papupuntahin tayo sa gitna ng katotohanan at hindi tayo tutulungan. Hindi ganon. Kaya sa awit 23 verse 3, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Kaya nga, iniligtas niya tayo para sa kanyang pangalan at inaakay tayo sa mga landas ng katwiran para din sa kanyang pangalan. Kaya sinabi rin po sa awit 73 verse 24, sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalatian. Kaya ginagabayan niya ako sa kanyang payo sa pamamagitan ng kanyang salita at pagkatapos ay tatanggapin niya ako sa kanyang kaluwalatian. Kaya una po, ginagabayan niya tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, pagkatapos tatanggapin niya tayo sa kaluwalatian. Wala po ba itong katuturan? Saan ba mayroon pong half Christian life? Mayroon bang ganon? Wala pong half Christian life. Ang liwanag at kadiliman, maging anuman sa dalawa. Ang mahalaga, ako ba ay sa Diyos o sa sanlibutan? Isa lamang po sa dalawa, tayong mga Kristiyano at ang mga sanlibutan. Isa lamang po. Sinabi ni Abraham sa taong mayaman na napunta sa impyerno, sabi niya, bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makakatawid mula riyan patungo sa amin. Kasi sa pagitan natin at ng sanlibutan ay mayroong malaking bangin na nakalagay. Hindi sila makakatawid sa atin at hindi rin tayo makakapunta sa kanila. Kaya hindi tayo dapat doon. Bakit tayo makikihalubilo sa kanila? May pagkakaiba po.
hindi magsasama ang liwanag sa kadiliman. Kaya may gumagabay sa atin. Sa Awit 48 verse 14, na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman. Siya'y magiging ating patnubay magpakailanman. Ang Diyos po na ito ay aking Diyos. Siya ang magiging gabay natin hanggang sa kamatayan, hanggang sa huling araw ng sanlibutang ito. Lagi natin siyang kasama, pinuprotektahan tayo at ginagabayan. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 18, sinabi ni Apostol Pablo, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Kaya ililigtas ako ng Panginoon mula sa bawat masama. Sabi po sa King James Version, nag-iingat sa akin, pinuprotektahan ako at iniingatan upang maabot natin ang kanyang kaharian sa langit. Kaya pinuprotektahan po tayo. Ganito po ang ginagawa ng Panginoon. Nag-iingat sa akin, sabi po. Siya po ay laging kasama natin. Hindi niya tayo pababayaan. Ginagawa po ito ng ating Panginoon. Maging ang ating mga buhok, bilang na niya po lahat at iniingatan niya tayo gaya ng kanyang mga mata. Kailangan po nating magtiwala sa kanya. Ganyan po tayo iniingatan ng Diyos. Yan po ang sinasabi na ginagawa ng Diyos para sa atin. Ang pangako po ng Diyos ay hindi magbabago. Alam niyang bilang ng ating buhok, iniingatan niya tayo gaya ng kanyang mga mata. Magtiwala lamang po tayo sa kanya. Ang tao po ang siyang hindi makapaniwala at makapag-ingat sa pangako ng Diyos. Sa Jeremias 31 versikulo 3, inibigita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Dahil iniibig po tayo ng Diyos nang may walang hanggang pag-ibig, kaya nga po ang may kagandahang loob, nagpapatuloy po ang Diyos sa atin. Dahil mahal niya po tayo. Iniingatan at ginagabayan niya po tayo ng may kagandahang loob. Sa pamamagitan ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos hanggang sa makapasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya pinalaya, gaya ng mga Israelita mula sa kapangyarihan ng Faraon sa Ehipto, pinangunahan niya sila sa pamamagitan ng haliging ulap sa umaga, haliging apoy sa gabi, dahil nang ipinangako ng Panginoon na dadalhin sila sa Kanaan, kung paanong ginawa ito ng Panginoon sa kanila, ang Diyos na nagligtas sa atin ay siya rin mag-iingat sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo hanggang sa makapasok tayo sa kanyang kaharian. Ang lupay ng Kanaan ay anino ng walang hanggang langit. Sa 1 John chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kaya ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya, sabi po dito, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay dapat lumakad gaya ng kanyang paglakad. Paano nga natin magagawa ang ginawa ng Panginoon? Huwag niyo pong sabihin yan. Ang Panginoon na gumawa ay siyang tutulong po sa atin. Kung tunay na nagnanais tayong mabuhay para sa Kanya. Tayo din po ay magtatagumpay dahil may Espiritu Santo. May guidance po. Nagpapanalo siya sa atin, kumbaga. Gaya ni Pablo sa 1 Thessalonians 1:5, sabi, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Tama po? Sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Sa verse 6 sabi niya, at kayo naging kagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Kaya ang mga banal na taga-Tesalonica na tumanggap ng mga ebanghelyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi lamang po ito tinanggap ng may kagalakan ng Espiritu Santo, kundi naging tagatulad din po sila ni Apostol Pablo at ng Panginoon. Kaya maaari po nating tularan ng ating Panginoon. Sundan ang yapak ni Apostol Pablo, maging gaya ng Panginoon, gaya ni Apostol Pablo, unti-unti. Maaari tayong mamuhay katulad nila ng unti-unti. Hindi natin magagawang maging sakdal gaya ng Panginoong Hesus o ni Pablo, subalit ang mahalaga po, unti-unti, higit at higit pa.
Gaya ng tayo ay nagiging kabahagi sa likas na kabanalan ng pagiging gaya ng Diyos, magkakaroon tayo ng ugali ng Diyos sa ating puso paunti-unti, higit at higit pa. Sumunod sa pag-ibig ng Diyos, pagiging mahabagin ng Diyos, unti-unti, higit at higit pa, pagdating ng panahon, sa araw ng pagdating ng Panginoon, ang ating mortal na katawan ay mababago ng may kasakdalan. Para po yung mga sikada na nagiging, o yung pong mga uod, nagiging sikada pagkatapos po ng 7 years, sa isang araw lamang po, tayo po paunti-unti. Pagkatapos talagang yung pong sikada, nag-iiwan ng isang kukun, gaya po nyo tayo po pagkatapos nating sumunod sa Panginoon, tayo po ay babaguhin sa maluwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Sino po ang magsasakatuparan nito? Ang Espiritu Santo po. Lahat ng mga ito, paano natin susubukang gawin ito sa sarili natin? Ngayon dapat po tayong higit na magnais tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang magabayan ng Espiritu Santo at upang mapanghawakan ng kapangyarihan niya. Kaya dapat manalangin tayo, naisin ang salita at sundin ito pa isa-isa. Kung susundin ko ang isa, matututo pa tayo ng dalawa. Kung susundin ko ang dalawa, matututo pa ng tatlo. Unti-unti, mahabang proseso po ito. Maliban ng isa ay humakbang ng isa, paano nga siya makakagawa ng higit pa? Wala po. Hindi po sila tutulungan ng Espiritu Santo. May kanta po sabi, "How can I live like Jesus or like Paul?" Yes, we can, sabi po. We can. Paano ako mabubuhay na gaya ni Jesus? O gaya ni Pablo? Kaya natin. Magagawa po natin ito. Sinasabi ba sa atin ng Diyos na gawin natin ang isang bagay na hindi naman natin kaya? Paano nga nasabi ni Pablo sa mga kapatiran sa Tesalonica na sila ay naging mga tagatulad ni Pablo at ng Panginoon? Ang Espiritu Santo ay nasa atin palagi, inaaliw tayo, tinuturuan tayo, pinuprotektahan at ginagabayan tayo. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ay kasama natin palagi, tumutulong sa ating kahinaan at gumagabay sa atin. At tayo po ay dapat na mamuhay ayon sa paggabay ng Espiritu Santo. At para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos hanggang sa huling sandali at tumayo tayong walang anumang dapat ikaya sa harapan ng Panginoon upang ibalik ang kaluwalhatian. Kaya po natin ito. Ang Espiritu Santo po, siya po ang tutulong sa atin. Sa Roma 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kapag pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, ebidensya po yan na anak tayo ng Diyos. At dapat mayroon pong patunay na talagang anak tayo ng Diyos sa ating buhay. Dapat po tayong huminto sa pagsasabing ako ay anak ng Diyos, ligtas na ako, na born again na, sa labi lang. Subalit tayo bilang mga Kristiyano ay dapat na lumakad po ayon sa Espiritu ni Kristo, may pagnanais na makibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos at tumayong walang anumang dapat na ikahaya sa harapan ng ikalawang pagbabalik ng Diyos. Sa 2 Peter chapter 3 verse 14, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito ay pagsikapan niyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan. Ang ikalawang pagdating po ng Panginoon ay napakalapit na. Huwag po kayong mag-isip na malayo pa ito. Dapat po nating isipin na ibinigay sa atin ng Diyos ang maikling pagkakataon upang gawin pa ang mga bagay na hindi pa natin natatapos, kumplituhin ang kulang pa at maging sakdal. Kaya dapat po nating gawin ang ating makakaya ng may buong pag-iisip at kalakasan na sumunod sa Panginoon. Sumunod sa salita ng Panginoon na pangunahan ng Espiritu Santo, sumunod sa akbang ng Panginoon at pagdating ng Panginoon ay makibahagi sa kaluwalhatian ng Panginoon sa araw ng kanyang pagbabalik sa kanyang kaluwalhatian. Hatian. Yan po dapat ang ating gawin. Ngayon, manalangin na po tayo. Panginoon naming Amang Diyos na mahabagin, salamat po at iniligtas po ninyo kami na tinutulungan po kami na mabuhay ng ayon sa paggabay ng Espiritu Santo sa natitira naming buhay. Kami po ay napakahina at hangal, subalit kami po ay naniniwala na Ikaw, Panginoon, ang umaaliw sa amin, nagtuturo at tinutulungan at pinangungunahan niyo po kami sa katotohanan upang kami po ay makatayo ng walang anumang dapat na ikahaya sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa inyong nalalapit na ikalawang pagdating.
Panginoon, pakiusap po, pamunuan po ninyo ang natitirang buhay ng tuluyan upang hindi na kami muling maligaw sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito. Ingatan at gabayan po ninyo kami at naway makapamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos at hindi kami lumakad ng ayon sa maling kagustuhan ng laman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.